I am Mrs. Esther Reyes from Fairview, Quezon City. I am a retired teacher. I am 74 years old. Hindi talaga ako healthy. Marami akong concerns. Number one, meron akong pre-diabetic, no? Number two, I have plantar fascia. Yung paa ko talaga, minsan hindi ako makalakad ng maayos. Meron akong carpal tunnel. At saka yung mga, ang knees ko talagang, knees, my joints, my knees, lahat masakit, no? Meron akong neck pain, ang nerves dito, yun ang kinatakot ko noon eh. Kasi sinabi nila, yung nerves, umaakyat yung numbness ba? And napagsabihan ako na pag yan ay umakyat sa ulo, well, that will be fatal, no? Diabetes ay ranging from, you know, 110, minsan nagwa 130. Ay, ang alam ko, ang normal ng pre-diabetes is 110 to 120 lang, ganyan, no? Lalo na pagkatapos kong kumain, nag-spike up yan to 170, ganyan, 180. So, that is parang alarming yun, ano? Parang kakatakot ng diabetes, ano? Sisirain niya lahat ng organs mo once diabetic ka na. On the first week, napag-take ko ng elixir. I took the elixir one in the morning and one before bedtime. Pag after yung sugar level ko, nagre-range na lang ng 115, 120. Yan, naglalaro siyang ganyan. At ang nakakatuwa, pagka kumain ako ng bawal, no, bawal sa diabetes, para mag-spike ang sugar mo, hindi siya tumataas ng 170. Tumaas lang siya ng hanggang 130, 135. Dapat nakatatlong puti, paitim na ako ng buhok. Pero hindi eh. Yung aking buhok na puti, nagma-brown. I don't know kung kita niyo yung brown na buhok. Kita niyo. Yung puti, may lumalabas na puti. Then later on, parang nagiging brown na din siya. Ay, naku, ang Diyos ko. 1,001%. Very, very effective. At mag-take na lahat ng may sakit. Sabi nga nila, di ba, na let your food be your medicine. Di ba? Hindi yung your medicine will be your food. So, habang wala pang complications sa katawan, wala pang sakit, prevention is better than cure, di ba? And then, sa mga may sakit, wag ding mabahala o mag-alala kasi nakita nyo naman yung ebidensya sa amin. Araw-araw binabago pa ng elixir. Kaya subukan nito.